kanyang crossover. At estilo ng three-point shot. Siya ang 12 anyos na si Justin, ang binansagang Stephen Curry ng Laguna. 5 taong gulang pa lang daw si Justin, hilig na niyang mag-basketball. Nagsimula pa ako mag-basketball noong bata pa po ako. Nasa loob pa lang po ako ng tiyan ng nanay ko, nagdi-dribble na po ako. Kaya nahilig po ako sa larong basketball kasi mahilig po ako manood ng PBA at NBA. At ang mga galaw niya sa hardcourt, kinukopya niya talaga sa kanyang idolong NBA superstar. Si Steph Curry po kasi ay magaling mag-dribble at magaling mag-assist sa mga kakampi niya. Siyempre po, ang isa sa pinakahinangaan ko Steph Curry ay pagiging sharpshooter sa 3-point. Kaya po pinag-aralan ko talaga yung mga galaw niya sa larong basketball. Gamit ang kanyang bolang bukol-bukol na, sa mga sira-sirang basketball court lang din siya nagpa-practice. Ito po yung luma kong bola dati na ginagamit ko kapag naglalaro ako ng basketball. Nasira na nga po ito eh kasi lahat po ng bola na hawakan ko pag rebound nasisira. Yung iba nga po eh ayaw na ako kalaro eh kasi yung galing ko daw po pang NBA na. Mag-isang pinalaki si Justin ng kanilang ina na si Jonalyn sa pamagitan ng paglalabada. Minsan po kapag naglalaba ako, bigla na lang po may lalapit na kumitaan sa akin. Nahanap po yung anak ko. Isasama daw po nila sa pagdayo doon sa kanilang barangay para mag-basketball. Kasi pagkasama daw po yung anak ko pagbabasketball, easy money daw po kahit walang dalang pera. Hindi daw po sila natatalo kasi sobrang galing ng anak ko. Kahit bata pa lang daw si Justin, naiintindihan na niya ang hirap ng kanilang buhay. Kaya madalas, dumidiskarte ang bata ng kanilang pangkain sa tuwing walang labada ang kanilang ina. Noong time po na wala kaming ulam, siya po talaga yung dumidiskarte. Magpapaalam po siya sa akin bago mag-basketball. Tapos pagbalik po niya, may bit-bit na ulam. Sakali 5,000 ang dala po niyang pera. Sabi ko nga po, anak, saan galing to? Sabi niya po na naroro siya sa basketball. Barkada po namin niya si Oreb. Lagi po namin sinasama yan pagdadayo kami ng basketball. Kasi kahit wala po kaming pera, lagi po kaming nananalo. Nakabili na nga po ako ng Rep at TV dahil sa kanya. Mumurahing rubber shoes lang daw ang gamit ni Justin sa paglalaro. Ito po yung sapatos na ginagamit ko kapag naglalaro po ako ng basketball. Pero kalimitan po, nagyayapak na lang ako kasi mamahalin po yung sapatos ko na yun eh. Tapos mahihina naman po yung nakakalabang ko. Eh sayang naman po pag gagamitin ko sa kanila. Eh sure win naman eh pag ako naglalaro. Laking pasasalamat nga daw ni Jonalyn na sa galing sa pagbabasketball ng kanyang anak, nakakuha ito ng scholarship sa isang private school. Kaya ang tuition fee ni Justin, libre. Madami po talaga kumuha sa aking university kasi sobrang galing ko daw po talaga mag-basketball. Tapos kapag may liga naman po dito sa barangay namin, lagi po nila ako pinoprotesta kasi hindi daw po nila ako kaya. Paano ba naman eh, sure win daw po yung team na sinasalihan ko. Eh dapat katapat ko daw po si LeBron eh, tsaka si Durant para lang may makalaban ako. Kaya ayun, yun ang kalimitan nilang sinasabi. Minsan nga naiinis na ako sa sarili ko eh, kung bakit ako sobrang galing sa basketball. Ay natuloy ako isali sa mga paliga dito sa barangay namin. Sayang din kasi yung premyo, pantalpak din yun. Ang mga kasabayan ni Justin sa training ng basketball, mas matatanda sa kanya. Yung mga varsity namin, mahihina talaga. Pero nung na-recruit namin si Yoke, halos hindi na kami natatalo kasi sobrang galing niya. Ngayon pa lang daw, meron ng mga kolehiyo na interesadong kunin si Justin kapag ito'y nasa kolehiyo na. Yung pinaglaruan pong university ni Idol Steph Curry sa Amerika, pinuntahan po ako dito upang alukin ako maglaro sa kanila. Kasi nakikita po talaga nila yung laro ni Idol Steph Curry sa akin. Baka ako na daw po yung susunod na 3-point king sa NBA. Pangarap ni Justin na maging sikat na PBA player at balang araw mapabilang din sa Team Gilas. Gusto ko rin po makapaglaro sa Gilas Pilipinas para makalaro naman po ako sa ibang bansa. Kasi hindi na po ako nilalabanan dito sa barangay namin eh. Medyo kinakalawang na nga po yung shooting ko. Bukod kay Stephen Curry, may isa pang idolo si Justin, ang PBA player at Gilas member na si Terrence Romeo. Ang idol ko naman po sa PBA ay si Terrence Romeo. Kasi magaling po siya. Sobrang idol ko po talaga siya maglaro. Kapag nga po nanonood ng Coco Melon yung kapatid ko sa TV namin, nililipat ko po talaga kahit umiyak pa siya.
Isang sorpresa ang inihanda namin para kay Justin, ang kanyang lodi o idol. Hi Justin, Kuya Terrence mo to, kamusta ka? Nabalitaan ko na isa ako lumo sa larangan ng basketball. Maraming salamat at na-inspire kita sa paglalaro ko. Ang dami pa sinasabi, idol eh. Mas magaling naman ako sa'yo. Misto lamang dehado o underdog ngayon si Justin sa estado ng kanilang buhay. Sa tamang mga kilos at hakbang, hindi malayong sa hinaharap, siya'y magtatagumpay. Bilog ang bola, di nga ba? At hanggat hindi pa natatapos ang laro, tuloy ang laban. Yo, what's up? Sana napasaya namin kayo sa video na ginawa namin. Shoutout nga pala sa nagbigay ng napakasolid na produkto, Armor Mat. Kung gusto niyo pumogi at gumanda at kuminis ang inyong mga motor, visit niyo lang itong page na to, napakasolid ng product na to. At huwag niyo rin ako kakalimutang i-follow sa aking TikTok account para makita niyo ang mga videos na i-upload ko dito. Hey, shoutout nga pala sa mga ka-team ko dyan, sa team Paurat. Alam mo na kung sino yun. Tapos shoutout nga pala sa aking mga nakilalang kaibigan sa company ng ABR. Maraming salamat sa inyo. At shoutout din pala sa mga sumusuporta lagi sa aming vlog. Sana natuwa kayo at suportahan nyo kami. Yun lamang, maraming salamat. Shoutout pala sa aming magaling na basketball player na si Yokeb. At shoutout din sa aming editor niya si Paringilo. At shoutout din sa Taga Korba. At shoutout din sa mga kabataan na maliligo sa beach. Mag-enjoy kayo palagi pare. Shoutout din pala kay Boss Cap Alan. At shoutout din ka Boss Iyong Iyong na nagbibinta ng mga ulam dito sa Korba. At shoutout din pala sa mga kapatid ko sa Cebu na sa probinsya ngayon. At shoutout sa nanay ko, sa tatay ko. Sana palagi kayong masaya sa buhay nyo. At palagi kayong kumakain para palagi kayong magaling. At shoutout din pala sa aming YouTube channel na nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat. Yo, shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa amin. Shoutout nga pala sa aking coach na nasa Iligan. Ingat kayo palagi. Nandito lang ako. Miss ko na kayo, Coach Arwin Sabobo. Yan po yun. Yo, shoutout nga pala kay Boss Toto na nasa Dubai. Mag-ingat ka palagi. Nandito kami, gumagabay sa iyong harapan. Panoorin mo lagi mga vlog naming nakaka-attract. Shoutout nga pala kay Boss Dag M. Kilala niyo ako sino? Kimpoy. Shoutout din pala kay Amiel, ang Mr. Pogi ng number 2 ng Iliw Laguna. Shoutout din pala kay paring Ivan. Tol, mag-ingat ka diyan. Nagkahiwalay tayo ngayon pero hindi tayo magkakahiwalay kasi nandito pa rin tumatatak sa isipan ko. Huwag niyo makakalimutan mag-like, mag-share and mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat.